para mapanatiling nararapat ang agwat sa pari, mangyaring iunat ang iyong mga bisig o braso sa pagtanggap ng komunyon. Pagkatanggap ng banal na komunyon, humakbang sa kanan o sa kaliwa, batay kung saan kayo nakaupo. Pagkahakbang, alisin ang iyong face mask or face shield at isubo ang katawan ni Kristo. Tiyaking nakasuot muli ang face mask or face shield bago bumalik sa upuan. Sa paglabas sa shrine, sundin ang prosesong ginawa sa pagtanggap ng banal na komunyon. Ngunit ang nakaupo sa hulihan, ang unang lalabas sa main door. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Inaalay ang misang ito para sa mga sumusunod na intensyon. Tayo po ngayon ay hahandugan ng isang awit ni Maestro Ryan Cayabyab at the Cayabyab, Ryan Cayabyab Singer sa sa title na Munting Sanggol.
aming naghihintay sa'yo. Nananabit at aabang ng pagsilang mo. Mga pastol, sa sapsaban ay napupukan. Tatlong hari mula sa langan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang kalira. Para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ng mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Inaalay din ang misang ito para sa sektor ng mga obispo, pari, at may mga bokasyong relihiyoso. Manalangin tayo. Mapagmahal at dakilang Diyos, salamat po sa aming mga obispo, pari, mga may bokasyong relihiyoso, at sa mga espiritual naming mga lider. Matapat at buong loob po nawa nilang ihandog ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa simbahan at sa Diyos.
pagkalooban mo po sila ng karunungan, pag-unawa at katatagan kailangan upang masundan nila ang mga yakap ni Jesus. Pairalin nawa nila ang kababaang loob upang gabayan at paglingkuran ang kanilang kawang ipinagkatiwala sa kanila. Patuloy nawa nilang akayin ang mga mananampalataya na malapit kay Kristo at maging masigasig nawa sila na tagapahayag ng Ebanghelyo. Patnubayan niyo po sila sa banal na Espiritu sa pagpapalaganap sa sangkatauhan ng aral ni Kristo. Maging buhay nawa silang halimbawa sa lahat ng pag-ibig at pagkalinga ni Kristo. Manatili nawa silang matatag sa kanilang pananampalataya at bokasyon sa kabila ng nanaranasan at kinakaharap nilang matitinding pagsugop. Higit nawa silang dumami nang may bokasyon sa pagpapari at buhay relihiyoso at maging tapat nawa sila sa panawagang ito na paglingkuran ng Diyos at ang kanilang kapwa. Amen. Magsiluhod po para sa panalangin kay Jesus na banal na salita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula'y nariyan na, mula pa nung una, ikaw ang anak, kaisa ng Ama at Espiritu, tatlong personang iisang Diyos. Ngunit sa ganap na panahon, ikaw ang siyang naglaan sa taong maging taong totoo. Sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay niluwal bilang Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon para ipamalas kung papano mamuhay at magmahal. Kalaunan, maranasan naman pag-ibig at mag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita. Turuan kaming sumunod sa iyong kalooban upang sa pagiliw naming laan ay maging katotohanan, hindi kailanman magwaglit sa pagsambit o awitin. Tumutulog kami sa panalangin at tayo'y magkatipan kasama ng Ama at Espiritong Banal sa pag-ibig maging magpaglilingkod. Tayo'y magkabuklod kapiling sa ating mga kapatid at kapwa, lalo na ang mga nangangailangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong panalangin, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang ito sa pamamagitan ng live stream na itong handog ng Diocesan Shrine of Jesus Divine Word, GMA Network, Moments with Father Jerry Orbus, at mga partner pages. Ang tema ng ating misa ay pagsasamahan natin sa mga sumusunod na siyam na araw na ito sa shrine ng hashtag PaskoVid, Halina Jesus, banal na diwa, aming pag-asa at galak sa panahon ng COVID-19. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang unang gabi ng ating Misa de Gallo. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Father Ronnie Crisostomo, SVD. Magsisimula na po ang ating pagdiriwang. Magsitayo po. Music.
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang pagdalaw mga kapatid sa ating unang umaga ng ating nobena paghahanda ng Kapaskuhan at nobena na kung saan ating inilalaan at hinihiling sa mahal na ina ang kanyang paggabay sa atin bilang bansa, bilang simbahan. Ating gawin ito rin bilang pasasalamat sa mga biyayang ating tinanggap at tinatanggap araw-araw, lalong-lalo na ang buhay at pananampalataya. Upang tayo magiging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, ating aminin ang mga nagawa nating pagkakasala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang maibigin mong paglingap ay siya nawang mauna at sumubaybay sa amin upang manatili kaming nananabik sa pagdating ng iyong anak. Makamtanawa namin ang iyong pagtataguyod araw-araw at ang kaganapan ng lahat ng ito sa piling mo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito'y darating. Ito'y mahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng tao ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhang na ngayon kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalin ko kayo sa Siyon na aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan ng aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako na pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa ami, iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat
ng bansa. Magsitayo tayo bilang paggalang sa mabuting balita. Ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatato siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para malgitas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na naliwanag noon at kayo'y sandaling nasihain sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na igit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon at ang kanyang salita. Salamat sa Diyos. Narating natin muli itong simbang gabi. Salamat sa Panginoon sa kaloob niyang buhay sa atin. Kung ating balikan itong matatapos na taon, ilang pangyayaring di ka nais-nais o tinatawag nating disaster ang dumaan sa atin. Ang pagputok ng bulkang Taal, ang pandemya, ang lockdown, bagyong sunod-sunod. Pero sa likod ng lahat ng ito, ay narito pa rin tayo. Salamat sa Diyos. Sa simula ng ating Misa de Gallo o Misa de la Aurora o tinatawag din nating Novena para sa Pasko ng Pagsilang, maganda sigurong sariwain natin ang pakay nitong pagsisimba natin. Nang madaling araw o ngayon mayroon na rin sa gabi para sa mga hindi nakakagising o dahil sa iba't ibang gampanin sa buhay. Ano nga ba ang pakay nitong
Novena ng bago magpasko. Ayon sa nung mabigyan tayo ng special privilege upang magdiwang nito mula sa Roma, ang sinasabing dahilan nito o pakay nito ay para sa ikatatatag ng pananampalatayang Kristiyano-Katoliko dito sa ating bansa. For the strengthening of our Catholic faith in this land. Ang pananampalataya ay parang halaman, ang inyong plantito o plantita. Inaaruga, inaalagahan, iniingatan. Hindi pwedeng itinanim na, period. Ito'y inaalagaan. Lalong-lalo na sa mundo natin ngayon, no? Ang daming nalilinlang kaya ng mga Katoliko. Narinig si ganito, nang ganon, ayun, sumunod na. Nung nasa Spain ako, o sa Roma, mga kapwang Filipino, mga Katolikong sarado, sabi nga nila. Eh pagdating doon, wala na. Mas pagano pa kaysa pagano, sabi nga nila ng mga iba. Kaya kailangan nating mapatatag ang ating pananampalataya. At sa mga araw na ito, mga buwan na ito ng pandemya, ayun, nakita natin yung halaga rin ng pananampalataya natin. Na siya lamang ang ating kapitan natin, ang Panginoon at ang ating pananampalataya. Kaya ang tanong ay, paano ba mapatatag ang pananampalatayang Kristiyano-Katoliko? Ito, yung ginaganap natin, ang gawaing pagsamba, worship, pakikipag-ugnayan natin sa bukal ng grasya, ng awa at buhay, ang Diyos na naging kapwa natin, si Jesus, ang banal na diwa. Kaya nga, sana hindi lamang itong simbang gabi, 9 days, ang ideal nga natin ay para kagaya ng pagdidilig, pag-aaruga natin sa halaman, hindi pwede isang taon mo lang diligin ang iyong plantito o plantita. Kailangan malimit. Kaya sana hindi lamang itong maganda na ginagawa na natin, itong novena, pero sana hindi lang nagtatapos sa novena, kundi linggo-linggo ang pagdiriwang natin ng pagtatagumpay ni Kristo sa kamatayan at kasalanan. Kaya napakaganda na mayroon tayo nito, pero sana huwag magtatapos nitong dito sa ating simbang gabi o Misa de Gallo. Higit kaysa ating mga, alam ko may mga dala-dala siguro tayong mga hiling sa Panginoon, may mga intensyon, panata siguro natin. Okay yan naman, no? Kasi ang Diyos na nakakaalam ng ating mga pangangailangan, pero sana huwag lang magtatapos doon, no? Kundi ito rin ay maging gawaing pagpapatatag palagi ng ating pananampalataya, ang ating ugnayan. Yung ating, kagaya ng sabi ko, kahit anong bagay, hindi pwede minsan lang, hindi ka naman minsan lang maligo isang taon o magdilig ng isang taon, kundi ito'y regular para ito'y umugat at lumakas. Pangalawa,
napapalalim natin ang pananampalataya sa gawaing hindi lamang pagsamba, kundi pag-aaral, pagpapalalim ng ating kaalamang pananampalatayang Kristiyano, Katoliko. Papaano? Ito, bahagi na rin nito, yung ating pakikinig sa salita ng Diyos, pag-aaral nito. Itong lockdown, pandemya, ay nagdala ng napakaraming Bible online study, for example. Online catechism, online apologetics, para tulungan tayo sa ating pananampalataya. Kaya naway, ang daming mga makikita natin ngayon, hindi mo na kailangan pumuntang mag-enroll pa sa School of Theology o kung saan, kundi nandyan, ibinabahagi sa ating pagpapalalim. At ito na rin, kasama na rin sa ating pagsamba, yung ating pagninilay sa salita ng Diyos. Isa pang sangkap, ika nga, para mapatatag ng ating pananampalatayang Kristiyano, Katoliko, ay ang ating pagkapit at debusyon sa mahal na ina. Akayin tayo ni Maria sigurado patungo at palapit sa kanyang anak. Kaya itong simbang gabi, isang sangkap din, sabi nga natin ito'y isang debusyon din sa mahal na ina. Kaya mamaya, pagkatapos ng komunyon, at tayo'y mananalangin, pararangalan natin ang mahal na ina sa pamamagitan ng awit, ng insenso, at kung kayo'y may dala ng mga ilaw at kandila o bulaklak, pwede rin kayong magdala, pwede nating dalhin sa harapan niya bilang pagkilala at pasasalamat at paghingi na rin ng kanyang paggabay sa atin. So ito yung mungkahi ng simbahan na maging pakay, ika nga, ng ating pagsisimba. Palalimin, patatagin ang ating pananampalatayang Kristiyano, Katoliko. At kaugnay nito, usapin ng pananampalataya, itong darating na taon 2020 ay pinagdiriwang natin, alam nyo na siguro, yung 500 years of Christian presence in this country. 50 taon mula nung dalhin dito sa ating ang pananampalatayang Kristiyano, Katoliko. Salamat sa pagpupunyagi ng mga misyonero, mga Espanyol, ay nakilala din natin si Kristo at ang ating pananampalatayang Kristiyano. At ang motto nitong taong 2021 ng simbahang Katolika dito sa Pilipinas ay gifted to give. Pinagkalooban upang magkaloob. We have been gifted by God through the ministry, the mission of missionaries of our faith, of our Christian faith. We have received so much in terms of faith. Now, it is also time to give. Kaya nga itong taon na ito ay tinatawag na taon ng misyon. Misyo agentes, sabi nga nila. Ipahayag din itong pananampalatayang ating tinanggap. Kung ang grasya ng pananampalataya ay isang ng pananampalataya ay kaloob ng Diyos, ay ito rin bahagi din ng ating misyon ang ibahagi nito. Kaya yung ating Belen, napansin nyo siguro yung motif, hindi yung usual na sabsaban. Ito may bangka, may krus, no? Yung
pinapaalala natin yung pagdating ng pananampalataya dito sa ating bansa, dala ng mga misioneros, no, kasama ang krus, si Kristo, no. Kaya ito yung paalala sa atin nitong ating Belen ngayon, na ang pananampalataya kay Kristo ay isang kaloob na kilala natin siya dahil sa pamamagitan ng kapwa na nagbahagi at nagpunyagi para makilala natin siya. Panahon naman, kaya yan, nakaangkla pa yung ating bangka, pero dapat umusad dahil tayo rin ang dapat lulan nito para magpahayag. Ang buod ng misyon o sentro ng misyon ng Kristiyano ay wala nang iba kundi si Kristo. The center of our of mission is Christ. At ang misyon ay unang-una gawain ng Diyos. It is God's work and we just share in the mission of Christ and of God. Ang ebanghelyo natin ngayon ay naglalarawan ng pamamaraan ni Kristo sa kanyang misyon. Paano nga ba nagpahayag si Kristo? Sabi sa huling bahagi ng ebanghelyo na ang tunay na patutuo kung sino siya, na siya nga ang anak ng Diyos at sinugo ng Ama, ay siya'y makikilala sa kanyang gawain. Ang patutuo na siya nga ang anak ng Diyos ay dahil sa kanyang gawain. Kung ang patutuo man ng tungkol sa kanya mula kay Juan Bautista o ibang propeta o banal o sa banal na kasulatan, pero ang pinakakatotohanang witness, patutuo tungkol sa kanya ay ang kanyang sariling gawain o misyon, ang sariling gawain mismo ni Kristo. At ano nga ba itong mga gawain ni Kristo na nagpatutuo na siya nga ang sinugo ng Ama? Sabi nga na siya ay puno ng Espiritu na nagpahayag ng mabuting balita sa mga dukha, nagpagaling sa mga may sakit, nagpalayas sa mga demonyo, at nagpahayag ng mabuting balita. At iba pa. Sa makikling salita, ang katotohanan ay makikita sa gawa. Ito yung punto ni Jesus. Hindi sa kanyang sinasabi, kundi yung kanyang gawain. At wala nang makakagawa pa niyan, kundi siya na nagmula sa Diyos. Hindi lamang ipinahayag ni Jesus, kundi ginawa niya. Kaya nga, yung makikita ninyo kahit itong ating misa, hindi nagtatapos lang dun sa pagpapahayag ng mabuting balita, kundi nagtatapos doon sa gawain ng sakripisyo, pagbibigay ni Jesus. What is proclaimed in the Word of God is completed, fulfilled in the act of sacrifice. May kasabihan kami sa Ilocano, aramid pakakitaan. Sa gawa, makikita. Aramid pakakitaan. Ang tunay na sukatan ng katotohanan ay hindi yung ganda ng diskurso o dami ng pangako o salita lang, kundi ang gawa. It is in the concrete deeds of goodness where we find the truthfulness and authenticity of our words and declarations. Aramid pakakitaan.
Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos amang nagsugo kay Jesus upang magsilbing liwanag nating lahat. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon aming liwanag, dinggin mo kami. Panginoong aming liwanag, dinggin mo kami. Manatili nawang tapat ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari, at mga diakono sa sinumpaan nilang tungkuling kilalanin, isabuhay, at ibahagi si Jesucristo sa sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo kami. Maging tagapagtanggol nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Makaramdam nawa ng kaginhawaan at pag-asa ang mga kapatid nating nagtitiis sa kahirapan, mga inabuso, mga biktima ng karahasan, krimen at pandarambong. Mabigyan pansin at akayin nawa sila ng mga taong may mabuting kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Maisaloob nawa namin ang buhay ng ating mahal na Inang Maria na nananatiling nakatutok sa kalooban ng Diyos sa halip na mangamba ng ibang mga alalahanin. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating na mayapa na at matagpuan nawa nila sa kanyang kaharian ang liwanag niyang hindi nagmamaliw. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipanalangin ang iba nating personal na kahilingan at mga intensyong inialay sa misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin kay Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbibigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinataas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pasasalamat tayo ngayong manalangin sa ating Ama sa regalo ng pananampalatayang Kristiyano-Katoliko bilang mga anak ng Diyos. Tumawag tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin itinuro ni Jesucristo. Aming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magipigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa't isa. Ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang manginanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig ako, ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita parang narito ka sa akin at pinagkakaisa ang iyong sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Basbasan natin yung mga intensyon na inyong inalay, sinabit dito sa ating Belen, sa ating Christmas tree. Manalangin tayo. Sa pagdating ng iyong anak sa aming mundo, pinag-ugnay niya kami, O Ama, sa iyo. At sa kanyang pagbalik sa iyo, dala niya ang aming pagkatao at pagsamo. Dinggin mo, O Ama, ang mga panalangin na aming inilalaan sa iyo. Naway sa tulong at panalangin ng mahal na ina at ng inyong mga anghel at mga santo, makarating sa dakilang harapan mo ang aming panalangin at pagsamo at naway maging kaaya-aya sa iyo. Ipagkaloob mo, O maawaing Ama, ang mga ito kung ito'y naayon sa dakilang kalooban mo. Ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Jesus, ang banal na diwa na nagkatawang tao. Amen. Amen. Please be seated for some announcement. In adherence to IATF guidelines to shorten the celebration of masses, there will be no readings of names to give way to other liturgical activities within the Mass. The Mass intention of our Simbang Gabi and Misa de Gallo shall be flashed and recorded in our books of prayers. Our Aguinaldo Christmas Eve Mass on December 24 is at 8 and 10 in the evening. Our liturgical activities are live and open to the public in accordance to IATF guidelines. For those who wish to physically attend our Masses in open air, the Shrine has set up a TV wall in our parking area for your convenience. Lastly, journey with us this hashtag PasCovid. We invite you to like our Facebook page and YouTube channel. Just search Shrine of Jesus Divine Word for announcement, spiritual reflection, and other church activities. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Sa pagtatapos ng ating pagdiriwang sa unang araw ng simbang gabi, Misa de Gallo, naway magkaroon pa tayo ng lakas, higit na lakas para sumunod sa Panginoon. By the way, kasama natin ang isang diakono, si Reverend Yofesius, na taga Kenya, Africa, na tinatapos niya ang kanyang theology sa Tagaytay sa aming major seminary, at naka-assign pagkatapos ng pag-aaral, ordination niya sa pagkapari, ma-assign siya sa northern part of our country. So, welcome kay Father Reverend Yofe, no, for sa ating community. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ang inyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Saints Arnold Jensen and Joseph Reynand Dimitz. Dear Father, Son, Holy Spirit.